Ganito ang inyong lingkod, Pastor Chris, para magbahagi po ng salita ng ating Panginoon. So, ginagawa po natin itong online na pag-aaral po ng salita ng Panginoon dahil hindi po tayo nagkakaroon ng ating mga cell group or life group or small group na tinatawag natin, even the discipleship meetings and fellowship sa ating mga physical na church. Kaya, naririto tayo muli para mag-aral po ng salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng social media platform po na ito. At huwag niyo pong kakalimutan kung na gustuhan niyo po ang mensahe. I believe na mayroong mga nagrema po sa inyo. Huwag po kayong mahihiya na mag-share or magdagdag kung mayroon po kayong nais na idagdag. Para naman po, mayroon po tayong palitan po ng rema word sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Nabibless kayo, then mabibless din po ako sa pamamagitan po ng pag-share po ninyo sa akin kung ano po yung inyong mga natutunan at tumatak sa inyo, or kung meron kayong mga testimonies, patutuo sa kabutihan ng ating Panginoon, huwag kayong mag-atubili na mag-message po sa akin, mag-PM or ibahagi po natin. Then, pwede din po nating i-share ang mga messages po natin na ito sa ating mga disciples, sa ating mga inaalagaan, sa ating mga kinoconsolidate na bagong mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Or sa mga tao na nais po natin na mabuksan ang kanilang mga mata, puso at isipan patungkol sa katotohanan sa mga salita ng ating Panginoon. Sa umagang ito, ang ating pag-uusapan ay the meeting up of the body and the head. So ang bida po natin ngayong umaga ay walang iba kundi si John the Baptist. So ang passage po natin ay mababasa natin sa John chapter 1 verses 19 to 28. Basahin po natin John chapter 1 verses 19 to 28. And this is the record of John. When the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are you?" And he confessed and denied not, but confessed, "I am not the Christ." And they asked him, "What then? Are you Elijah?" And he said, "I am not." "Are you the prophet?" And he said, "No." Then said they unto him, "Who are you, that we may give an answer to them who sent us?" He said, "I am the voice of one crying in the wilderness, 'Make straight the way of the Lord,' as said the prophet Isaiah." And they which were sent were of the Pharisees. And they asked him and said unto him, "Why do you baptize then, if you be not that Christ, nor Elijah, neither the prophet?" John answered them, saying, "I baptize with water, but there stands one among you whom you not know. He it is, who coming after me is preferred before me, whose shoes latchet I am not worthy to unloose. These things were done in Bethabara beyond Jordan, when John was baptizing." Let us pray para sa salita ng Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga salitang nabasa, Panginoon. Lord, come and speak with us, O God. Come with your Holy Spirit, O God. The anointing of your word, Panginoon, ang ma-receive namin, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, O God. Maraming salamat, Panginoon. Lord, anoint me as your servant, Panginoon, na gagamitin mo as channel, Panginoon, as your messenger, Panginoon, sa umagang ito, O God. Lord, let there be fresh revelations, O God, na ibibigay mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Lord, i-bless mo ang puso ng iyong anak, Panginoon, na nakikinig, na nanonood, Panginoon, sa sandaling mga ito, O God. Maraming salamat, O God. All this we pray in Jesus' name. Amen. So, mababasa po natin dito na si John the Baptist ay na-interrogate po ng mga Pariseo, kung saan tinatanong nila kung sino nga ba siya. Sino ka ba talaga, sabi nila. There is a rumor dati na siya ang Messiah. So, nais nilang patunayan. Nag-utos po
ang mga pari, sabi po dito, the Jewish authorities in Jerusalem sent some priests and Levites to John para siya po ay imbestigahan, para po siya ay interrogate kung sino nga ba siya. Tinanong nila si John kung siya nga ba si Messiah, siya nga ba ang Kristo. Sumagot po si John, hindi. Tinanong nila kung siya si Elijah, sumagot po siya ng hindi. Tinanong po nila si kung siya si siya ay isang propeta, sumagot po siya hindi. So, ang Rema verse po na ibinigay po sa akin ng Panginoon is nasa verse 23. He said, "I am the voice of the one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord." As said by the prophet Isaiah. So, yun po yung aking Rema word sa umagang ito. At doon ko nakita na inireveal ni John kung sino nga ba siya. Sinabi niya, hindi ako isang propeta, hindi ako ang Messiah, hindi ako si Elijah, pero ako ang tinutukoy ng mga propeta ni Propeta Isaiah na nasa Isaiah chapter 40 verse 3. So, sinabi po doon na I am the voice of the one crying in the wilderness. Sabi po niya, make straight the way of the Lord as the prophet Isaiah said. So, siya yung tinutukoy doon na bago dumating ang Messiah, merong gagamitin ang Diyos na maglilinis ng daraanan ng ating Panginoon. So, napakahalaga po ng paglilinis ng daraanan ng Panginoon bago po siya dumating. So, yun po yung ating tututukan. So, bago po mag-meet up ang head, ang ating Panginoon, at ang kanyang body, tayo, meron pong paving of the way of the Lord na mangyayari. So, bago mo ma-meet ang iyong Savior, ang iyong Panginoon sa buhay mo, mayroon mo ng kaganapan sa buhay mo na gagawin ng Panginoon. May mga taong ipapadala ang Panginoon na instrumento para i-lead ka, para dalhin ka sa isang daang matuwid, para i-rebuke ka, para i-correct ang iyong nakasanayan na, para itama ang iyong buhay, para paalalahanan ka, para i-remind ka, upang ang Panginoon ay makapasok sa iyong puso at sa iyong buhay. So, ang tawag po doon ay baptism. So, baptism not literally na tayo ay nilulubog sa tubig. So, marami pong mga church nagsasabi na ito po ay patungkol sa baptism. But for me, as far as the Word of God is concerned, ang paniniwala ko po dito, ang baptism is more of personal repentance. Kaya nga, paving the way. So, baptism is just an illustration. I'm not disregarding the importance of water baptism. Pero ang iniisip ko po dito, what if hindi po natin pwedeng sabihin na ang baptism ay requirement for our salvation. So, kasi ang requirement for our salvation, lagi po nating sinasabi, is faith in Christ alone. By His grace and His mercy, we are saved. So, hindi po sinabi po doon that if you are baptized in our church, you are saved. So, wala pong ganun po nakaturuan na atin pong ibinabahagi. But by faith alone, by His grace and by His mercy, kaya tayo ay naligtas ng ating Panginoon. So, napaka-importante po ng repentance. For me, baptism is more of repentance. Dying of your old self, resisting the evil, repentance of your sins, raising yourself to a new life. Inahanda mo ang iyong sarili para sa isang bagong buhay. Tinatalikuran mo ang dati mo ng buhay at ine-embrace mo na ang bagong pagkatao. Kinakalimutan ang kasalanan, nagsisisi sa iyong mga kasalanan, at nagbabagong buhay, transformation. And that for me is baptism in Christ Jesus. Kaya po sa church, ang ginagawa po natin,
pag ang isang mananampalataya tumanggap kumilala sa Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay, naintindihan niya kung ano nga ba ang ginawa ni Kristo sa cross, paano niya sinakripisyo ang kanyang buhay, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Pagka ang isang bagong mananampalataya ay naintindihan niya ang bagay na ito, then pwede na po siyang mag-proceed doon sa water baptism. So, kailangan po muna ng tamang pagpapaintindi at totoong transformation sa buhay natin. Pag malinis na ang daan, pag maayos na ang buhay, then you are ready to be baptized. Kaya ganun po ang nangyayari sa ating mga church. Hindi po agad-agad na pagpasok mo po sa church ay ibabaptize ka na sa tubig para maging bahagi ka na ng church, para maligtas ka. So, hindi po ganun. Ang iniisip ko, napaka-unfair naman po kung baptism, kung nabaptize lamang ang maliligtas. Paano po yung mga tao na bago namatay hindi nagkaroon ng chance na magkaroon ng water baptism? Pero meron silang faith. Nagsisi sila sa kanilang kasalanan. Humingi sila ng kapatawaran. Tinanggap nila ang Panginoon bilang kanilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. But they haven't had the chance to be baptized or immersed in water. So paano po sila? Hindi po limited ang salvation, hindi po limited ang grace ng Panginoon sa baptism in water po lamang. So, although it's vital, it's an essential part of the church, of the ministry, pero it has nothing to do with our salvation. So, sa church, ginagawa din po natin ang water baptism as long as they fully understood who Jesus is, who you really are. Kung naintindihan mo na kung sino si Jesus, kung naintindihan mo na kung ano ang ginawa ni Jesus Christ sa cross, at nakilala mo ang sarili mo, na-acknowledge mo how sinful you are, na-acknowledge mo kung gaano ka kasama, nakapagsisi ka sa iyong mga kasalanan, nangako ka sa kanya na hindi mo na kailanman babalikan ang mga hindi mabubuting gawa sa iyong buhay, then you are ready to be baptized and to be part of the body of Christ. So, yun po. God's command for today is you must know who He is and who you really are. So, very simple po. Makikita mo, malalaman mo kung sino ang Panginoon, kung ano ang Diyos sa buhay mo, kung i-acknowledge mo ang iyong buhay, ang iyong pagiging makasalanan. Kung magsisisi ka sa iyong mga kasalanan, hihingi ka ng kapatawaran sa lahat ng iyong mga kasalanan, then makikilala mo kung sino si Jesus Christ sa buhay mo. Si Jesus, nandiyan siya, nakatayo, nakamasid, kasama natin. Katulad din po ng mga Pariseo. Kaya sabi po ni John the Baptist sa kanila, sabi po niya sa verse 26, John answered them saying, I baptize with water, but there stands among you, one among you, whom you not know. Nandiyan ang Diyos sa kalagitnaan ng mga tao. Nandiyan ang Diyos sa buhay natin, pero hindi natin nakikita, hindi natin nakikilala. Verse 27, He it is who coming after me is preferred before me, whose shoes latchet I am not worthy to unloose. So, kailangan po muna natin makita kung gaano tayo kaliit, kung gaano tayo kamakasalanan, upang makita natin kung sino si Jesus Christ sa buhay natin. So, napakahalaga. Pag na-acknowledge mo kung gaano ka kamakasalanan, kung gaano naging katigas ang iyong puso at ang iyong isipan patungkol sa salita ng Panginoon at sa katotohanan na ipinapangaral ng mga pastors, ng mga leaders, ng mga mentors, ng mga church, then you will come to know how big the grace of God is. At masasabi mo, gaano man kalaki ang aking mga kasalanan. Sinlaki ng dagat, ang habag, at pagmamahal ng Panginoon sa akin. Na kinaya ng Diyos, nakalimutan ang lahat ng mga nagawa nating kasalanan,
dahil sa ating pagpapakumbaba sa Kanya, dahil sa ating pagsisisi sa ating mga kasalanan, dahil nilinis natin ang daraanan niya sa ating buhay, siya ay darating. Siya ay magiging parte ng ating buhay. Hindi tayo ang lumalapit sa Kanya. Hindi tayo ang gumagawa ng paraan para tayo ay mapunta sa Kanya. Pero siya mismo ang gagawa ng paraan para mapunta po siya sa atin. So, pwede bang sa oras na ito, kapatid, ay anyayahan kita sa isang maikling panalangin at tayo ay mananalangin, tayo ay hihingi ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Let us pave the way of God sa ating buhay. Let us pave the way of the Lord sa ating buhay. So let us pray. Thank you, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, nakita namin ang kahalagahan, O God, ng pagsisisi, ang kahalagahan, Panginoon, ng paghingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, nakita namin, Panginoon, na kung hindi kami tatalikod sa aming mga kasalanan, na kung hindi kami, Panginoon, hihingi ng kapatawaran, kung hindi namin isusuko ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon, Lord, hindi darating ang iyong habag, hindi darating, Panginoon, ang biyaya, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga buhay. Sa oras na ito, Panginoon, hinihiling namin, Panginoon, nalinisin mo kami ng iyong banal na dugo. Lord, nagsisisi kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran, O God, sa lahat ng nagagawa namin, Panginoon, sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon, na kasalanan, O God. Maaring karamihan po dito ay hindi po namin sinasadya o hindi po namin nalalaman, Panginoon. But Lord, we pray to you, O God, na hugasan mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Hugasan mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Lord, ibaba mo ang banal mong espiritu sa aming mga buhay, Panginoon, upang Lord, siyang mag-remind sa amin, siyang mag-convict po sa amin, Panginoon, upang Lord, bago pa kami makagawa ng kasalanan muli, Panginoon, ay mapaalalahanan kami, Panginoon. Ma-rebuke mo kami, Panginoon. Maitama mo ang aming mga buhay, O God. Lord, tulungan mo kami na maintindihan, Panginoon, ang purpose, ang dahilan, Panginoon, ng bawat pangyayari sa aming mga buhay, O God. Lord, tulungan mo din kami, Panginoon, na magkaroon kami ng buhay na katulad ni John the Baptist, Panginoon. Na Lord, magamit mo din kami, Panginoon, upang Lord, ang ibang mga tao makakilala sa iyo, Panginoon, upang ang ibang mga tao, Panginoon, ay magkaroon din ng meet up, Panginoon, sa iyo, O God. Maraming salamat, O God. All this we pray in Jesus' name. Amen. So ayun, yun po ang lagi po nating tatandaan. Ang pinakamahalaga po is repentance. Sa Bible, hindi ko po alam kung ilang ulit pong sinabi ang repent, repent, repent. Pagka mayroong sakuna na nangyayari, ang lagi po nilang sinasabi is repent of your sins. Pagka nagkakasakit sila, ang lagi po nilang sinasabi, repent of your sins. Pagka may mga hindi maintindihan sa buhay, may trouble, may pagsubok, ang lagi pong sinasabi ng ating mga propeta, sa mga apostol sa Bible, is repent. Kaya po, sabi po ni John the Baptist, repent, 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 for the Lord is coming. So, sa panahon po natin ngayon, sa pandemic po na ito, ang dami pong nangyayaring hindi maganda, ang dami pong nangyayaring hindi maayos. Ang kailangan lamang po natin gawin, the cure for sickness, the cure for coronavirus, the cure for the pandemic is repentance. Magrepent po tayo sa ating mga kasalanan. Talikuran po natin ang lahat ng mga kasalanan na hindi po kinalulugdan ng ating Panginoon. So, that's all for today, and may God bless each and everyone. Muli, magkita-kita po tayo bukas po sa pamamagitan din po ng social media platform po na ito. God bless you. Have a good day.